Ito ang nakakagulat. Dalawang gang leader sa Bilibid nagsalita na sa umano'y pananakit sa kanila ni dating Bucor Chief General Bantag. Samantala, sa iba pang balita, Senador Raffy Tulfo sumiklab sa gali matapos aminin ni Deputy Chief of Staff of Retired and Reservists na meron palang allowance ang AFP Deployed Reservists na matagal nang hindi nabibigay sa kanila. Ayon pa kay Senator Raffy Tulfo, itinaya nila ang kanilang buhay sa pagresponde sa kalamidad sa pagtugon sa tawag ng tungkulin kaya dapat ay ibigay ang nararapat na allowance na para sa kanila. Dagdag pa nga ng senador na dapat ay mapanagot kung sino man ang nagnakaw sa pondong nilaan para sa allowance ng mga nasabing reservists. Marami naman sa ating mga kababayan ang lumantad na kasali umano sila sa mga reservists at totoong nisingkong duling ay wala umano silang natanggap at gutom lamang ang inabot nila sa kanilang trabaho. Kaya naman hindi na nga nakapagpigil pa ang ilang mga netizen na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento ukol dito. Ayon nga kay Agnes Bringas, God bless you always, Senator Raffy. Ikaw talaga ang savior ng mga naaapi. Stay safe always. Your guardian angel is always with you. Ayon naman kay Marvy Meng, mahiya naman kayo mga kurakot sa gobyerno. May karma din kayo. Salamat si Raffy Tulfo sa malasakit sa kapwa. Ayon naman kay Teresita Labini, maraming salamat sa iyo, Senator Raffy Tulfo, dahil wala kang kinakatakutan basta nasa katuwiran. Kahit ikaw ang kinakalaban, kaya lagi po kayong mag-iingat. God bless you always. Ayon naman kay Betty Mahilum, hindi nasayang ang boto ng taong bayan sa iyo, Senator Raffy Tulfo, para sa katotohanan. Ibinubulgar ang mga kawatan, buwaya sa pamahalaan, mga anay at salot sa lipunan. Ingat po lagi, mahal na senador. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Si Catapang, tingnan ninyo itsura ni Catapang! Tingnan nyo! Ang reklamo ng dalawang inmates kay Justice Secretary Boying Ramulla at sa Commission on Human Rights. Gusto magsalita. Sabi nila, sir, Ayun na naman, para na naman siya natatayo. hindi ko naman sinasabing paninira, pero bakit lagi siyang nakaganon? Kailangan laging ekspresyon niya parang feel na feel niyan. Hindi kami makatulog dahil yung araw-araw nga, tinan mo, araw-araw nakikita mo yung sugat mo. Hindi daw siya nakatulog, araw-araw nakikita mo yung sugat. January pa yon nangyari, January, February, hanggang hindi nakakatulog. Pambihirang buhay yan, ang tagal ah. Ganyan, wala namang hustisya. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag si Bantag kaugnay sa mga bagong paratan, pero wala pa siyang sagot. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Kaya ganun yung itsura niya, parang awang-awa siya. Kasi kailangan talaga ng hustisya nitong mga kinawawa ni Bantag eh. Ay nako, Catapang! Wancho Olaybar, maraming salamat. Thank you very much. Merry Christmas. Alam mo kung bakit nakakatawa talaga itong nangyayari? Kasi unang-una, alam nyo, tinanong ko na yan sa napakaraming abogado. Ang witness ba, lalong-lalo na pag yan isang PDL, nasa maximum, yan ba'y pakikinggan? Ang sagot lang talaga sa akin ng mga abogado na tatanungan ko, malabo yan pakinggan. Hindi ko papakinggan kahit ano. Kasi nga, wawasakin yung credibility niyan. Sabi pa nga nila, mga head sila ng mga gang. Di mas lalong wawasakin ng credibility niyan ng mga abogado. So, ano ho itong nangyayari na ito? Ano? Simple lang ho, ito ho ay paninira lamang sa publiko kay Bantag. Sinisiraan lang ho nila sa publiko kay itong ni Catapang, itong si Bantag. Yun lang ho. Isipin nyo, ang dami na hong bintang mula sa, nagsimula yan mula doon sa Red Horse. Ha? Pangalawa, yung keso yung mga cellphone, may anong ganito. Lahat yan, meron pang reklamo. Natandaan ninyo ano yung reklamo? Marami, actually sa sobrang dami, nakalimutan ko na nga eh. Pati yung building na pinapagawa na hindi pa daw bayad. Bayad na daw pero hindi pa daw tapos. Tapos nagkaroon niya sa COVID. Tapos ito na naman, isipin mo ha, sobrang OA na ninyo. Sir Catapang, sobrang OA na ng lahat ng pagbibintang na ginagawa nyo kay Bantag. Sobrang OA na. Okay, Mr. Catapang, maganda siguro, ba'y magdemanda na ho kayo ng ibang kaso kung kanino man dapat. Una-unas, yung ganyan, work-related dyan. So, ombudsman ho kayo magdemanda. Hindi yung puro kayo sat-sat. Dahil sa ginagawa ninyong puro sat-sat na yan, na-obvious lang na talagang
binapabagsak nyo lang si Bantag at sinisiraan sa mata ng publiko. Huwag nyong kakalimutan dahil sa ginagawa nyong yan, para ninyong inaapi ang mga ordinaryong Pilipino na nakakaramdam na talagang inaapi nyo dahil hindi makalaban. Oh, kita nyo nga, ito, isipin nyo ito ha, hanggang ngayon din na nga nagsasalita si Bantag eh. Ha? Tapos pag nagsalita na naman si Bantag, sasabihin nyo, harapin mo yung ano mo. Ayan naman yung, ganyan sila eh. Hindi totoo, di ba? Lagi silang maraming sinasabi tungkol kay Bantag. Okay? Yan, yan ang script ni Catapang. Yan ang trabaho ni Catapang eh. Maghukay. Yan ang, ang trabaho ni Catapang. Maghanap ng ibabato kay Bantag. Pag naghanap na ng babato kay Bantag, lahat ng media, araw-araw, isipin nyo ha, Pasko na. Dapat ang issue ngayon, ano eh, kung bakit ba malaki siya ni Santa Claus, ganun. Dapat ang issue ngayon, bakit nakapula siya. Ganun dapat eh, di ba? Ang issue ngayon tungkol na sa Christmas, pero non-stop ka Catapang eh. Tapos, syempre, yung mama, inakusahan eh. Di ba si Bantag, inakusahan ni Catapang eh. At ng itong mga witness, pag nagsalita siya, ano naman, papasok naman si Ramulla. Sabi niya, tama na yung drama sa media. Harapin mo yung kaso mo. Wala pa kang kaso eh. Di ba, hindi nyo napapansin? Ganyan na ganyan ang format nila. Panay bintang, si Catapang, Catapang, bintang, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, tapos, pag nagsalita, biglang sasabihin ni Ramulla, humaharapin nyo, huwag kayong mangano sa media, huwag kayong sumaharap sa media, huwag kayong puro pa media. Sino ba harap na harap sa media? Kayo! Araw-araw may interview kayo ng anik-anik ninyong mga tinatanim nyo. Ang ilig nyo talaga magtanim. Kamusta na yung mga tanim nyo dyan? Ah, meron ba kayong mga tanim dyan na mga vegetable? May mga kangkang pala. Kangkong ba kayong mga tanim? Kasi ang ilig nyo magtanim talaga eh. O, diba? Kaya tuloy nasasabihan kayo ni Bantag na mahilig kayo sa taniman eh. O, Ramulla, ano na? Baka sabihin mo pag pwede nang sumagot ha. Ikaw na magdesisyon pala, desisyon ka naman sa buhay ni Bantag eh. Ikaw na magdesisyon kung kailan pwedeng dumipensya si Bantag sa mga bintang ninyo. Hindi kasi araw-araw may bintang kayo, araw-araw may istorya kayo kay Bantag. Tapos gusto nyo tumahimik yung mama at hindi magdepensa yung sarili nila? Abay pala, desisyon talaga kayo. Wag ganun. Yung mga reservist po ba ay dapat ba o hindi kailangan mabigyan po ng allowance? And kapag meron po yung mga kalamidad na isa po sila sa mga tinatawag para mag-serve, dapat po ba o hindi na kailangan sila po mabigyan ng sweldo kahit man lang pamasahe o pagkain? Kasi ang balita ko po, karamihan sa mga reservist, wala po silang allowance at pag sila po tinawag para mag-duty sa kanila po yung pamasahe, sa kanila po yung pagkain and all. Good afternoon, sir. The good senator, sir. In behalf of our J9, Major General Romulo Manuel Jr., sir, I am Colonel Rosel B. Salvosa, the Chief of the Reservist Training Division, sir. To answer your question, sir, under Section 50 of Republic Act 7077, which states that the training, equipage, maintenance of the reservist should be shouldered by the Major Service Command, sir. When they are deployed, sir, utilized, for that matter, during HRDR operations, they are provided by the major services in terms of the lease subsistence allowance, the clothing allowance, sir, and the laundry allowance, sir, even when they are under training. Then we have a problem here kasi marami ako alam na mga reservist, hey, wala silang allowance. Kung meron pala sila allowance, sabi mo under RA, what is that? Sir, it's not the pay and allowances, sir. It's only the, they call it lakasa, laundry allowance, clothing allowance, yes, subsistence allowance. Yes, whatever. Yes. Pero wala eh. So saan napunta yung budget para sa laundry allowance, lakasa? So saan po napupunta yung lakasa? Isa yan. Pangalawa, pag nadideploy po yung mga reservists sa iba't ibang lugar para tumulong po sa mga kalamidad, wala pong binibigay sa kanilang pamasahe, wala pong binibigay kahit pagkain, sa kanila pa yung pagkain. So saan napupunta yung budget para doon? Sir, it is downloaded to the Ready Reserve Unit, sir. The Reserve Commander should be responsible for the distribution of these allowances. So I think it's about time na ma-informahan dapat lahat ng reservists because they don't know. They should be informed. They should be properly informed para malaman nila yung kanilang mga karapatan. Yung pala yung kanilang mga karapatan, natatapakan na. Mukhang may nagbubulsa ata ng pera para sa kanila. Yung pera para sa kanila, meron atang, pasensya na if I'll use this term, Mr. Chair, na kinukurakot.
We will look into that, sir, because we may get a point. In fact, sir, last July of this year, our reservists, majority of our reservists, underwent training under our division. And they were given the subsistence allowance and the allowances that should be allotted them, sir. So yung mga tao malapit sa inyo, kakilala nyo, pero paano yung mga tao hindi nyo kakilala? Paano yung mga tao sa iba't ibang lugar na walang koneksyon, na regular reservists lang? I'm talking about a lot of reservists na ngayon, nagkalat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na hindi po silang katanggap ng lakas kung tinatawag nyo. Ni singkong duling, wala po silang tatanggap. Ang natatanggap lang man nila is uniforme. Okay? Other than the uniform, wala na po. And then, again, ulitin ko po, kapag sila po yung nadideploy sa mga calamities, mag-respond sa mga calamities, they're on their own. Sa kanila po yung pamasahe at yung pagkain, sa kanila din po yan. Kung tiri sila doon sa lugar na yon, yung kakainin nila doon, umaga, tanghali, gabi, sa kanila yun. Maliban na lang kung may magmamalasakit doon na taga-LGU, abutan sila na para mga pusa at aso, yun po yung kakainin nila, buto-buto. So, saan po yung budget na magmumula sa ating gobyerno na para sa kanila? Saan po napupunta yun? Yes, sir. We can look into those, sir. But then again, sir, the reserve force development right now is on the event of looking into the budget for the reserve force. Maliit lang po kasi talaga ang na-allocate sa reserve force development. Well, maliit o malaki. Ang importante sa akin, makarating sa kanila yung pera para yes, sa kanila. Sir. Yes, sir. Kahit nasabihin pa natin, 10 centimos lamang ang allowance nila nakasahad sa batas na they should receive 10 cents per month. They should receive that because pera nila yun. At hindi po dapat napupunta kung kani-kaninong bulsa. Yes, sir. Man, you have to make sure. Yes. And I would like you, Mr. Chair, na mag-submit siya ng report sa atin from now on, disseminated itong information sa lahat ng reservists, at ang reservists dapat makatanggap na from now on at this very point ng allowance na para sa kanila at hindi dapat binubulsa kung sino-sino Poncio Pilato. Tama? Yes, sir. Salamat po, ma'am. I agree on that, sir. Salamat po, ma'am. I agree on that, sir. Thank you, Senator Tulfo. Meron pa ba sa inyo gusto mag-bigay ng statement? Attorney Gakutan? Sorry, kanila, hindi tayo magkaaway dito. Ang kaaway ko yung bulok na sistema. I'm not mad at you. Ganun talaga ako. Pag meron na api sa, pag may naapin tao, sumisiklab talaga ako sa galit. Pero it's not about you, okay? Yes. Sorry. Masyado lang passionate yes. Si Senator Raffy. Yes, yes. Yusek Padraga. Sir, the Department of National Defense appreciate, sir, yung concern ni Senator Tulfo, sir. Sir, if we can get the details of those, yung mga ganong sitwasyon, sir, so that we can, on our own... Yes, sir, sir, kung ibigay ko yung pangalan ng mga-complain at babalikan nyo. Hindi, sir. Of course, do your research. Yes, sir. I mean, kahit specific na lugar date lang, sir, kahit wala yung pangalan ng tao. No, sir. Kasasabi lang yan, yung lakasa. Titingnan nyo na lang po kung yes, saan na pupunta yon, kung yun ay nabibigay sa mga tao. Tingnan nyo po yung mga pirma. Yung mga pirma ba, dinoktor o talagang sila ba yon? Kasi if you will ask for the information of those people who complained na nakausap ko, eh pwede nyo balikan. Baka mamaya bubugbugin pa. Baka mamaya masalvage pa. Wala naman hindi, po. Sabi ko lang yun. Hindi, yes, example lang yun. Pero much better if you'll do it on your own because you have your resources na pwede nyo pong ma-research kung sino-sino yung mga tao hindi nabibigyan. Yung mga reservists ninyo, alam nyo naman po yung mga bilang noon. And then i-match nyo lang po, cross-checking. Okay, ito si Juan. Okay, ito yung kanyang allowance dapat na ibigay ba sa kanya? Pumirma ba siya? Etc. Etcetera. Tama po ba? Sir, I agree, sir. Ano lang, sir. Depende po kasi sa kung anong klaseng deployment po, sir. Kung for HADR po kasi normally, yung ano nila is under OCD po yon. But kung training po at saka mobilization na kami nagpatawag, yung pong lakas is talaga nabibigay po sa kanila yon. Sigurado po yon. But we will look. Kung nabibigay siya, so that's why kung sabi niya bibigay, gusto ko po makita yung mga pirma nila. Sige with po. ID and all, at mabiberify namin kung talagang sila yung pumirma at hindi ito yung mga ghost na mga reservists, pinapirma lang kung sino-sino para makatanggap ng pera na hindi dapat napupunta sa kanila. Gusto ko napupunta talaga sa mga tunay na reservists, legit reservists. Yes. Sir, matagal na pong pang-api ang nangyari sa ating mga reservists. Buti nga po na brought up ito. I thank our honorable colleague, Mr. Chair, si Senator Jingo Estrada, because ito yung pagkakataon ko na para mailabas ito. Maraming taon na nakalipas, ito po yung aking dinidibdib, kinikim-kim, na naapi po yung ating mga reservists. And I want this reservist be given justice at yung kanilang pera na para sa kanila dapat po maibigay at hindi po dapat binubulsa. Salamat po, Yusek. Thank you very much, sir. Thank sir, we assure, sir, that we will look into this, sir. We will direct the Armed Forces of the Philippines to look into this case, yes, sir. Thank you sir. Very much, po, sir. And may I request for a report on the disbursement of funds with regard to the reservists? Yung mga allocation ng mga reservist. Bigyan nyo lang kami ng report ng disbursement ng funds. Okay? Attorney Gakutan? Good afternoon, Your Honors. On the part of the Department of Finance, we recognize the objective of the bill, which is to protect the employment rights of the reservists. However, Your Honor, so far the department has only one comment found in Section 14 of SB 1228 and SB 1556, Your Honor. On the tax benefits and incentives provision, Your Honor, we noticed that the proposed tax benefits or incentives are not explicitly stated, Your Honor, in the provision.
Nevertheless, Your Honor, in case that it be explicitly provided in the said section, we respectfully recommend that it be aligned or be consistent with the existing tax laws, Your Honor. Yes, Your Honor, we reserve the right to submit our formal position paper, Your Honor. Can you please submit your formal position paper early next year? Yes, Your Honor. For second week of January. Yes, Your Honor. Thank we you. Submit. Okay, so I understand all of our resource persons are supportive of this particular bill. Any other comment from the armed forces? Lieutenant Colonel Payapaya. Yes, sir. Good afternoon, sir. You're also a reservist? No, sir. I am assigned with the Office of the Deputy Chief of Staff for Personnel, J1. Okay. Catering the personnel services of regular officers and enlisted personnel, sir. Any comment with regard to this bill? No, sir. Okay. So, since all of you are supportive of this bill, may I request all of you to submit your respective position papers by second week of January, so we can schedule a technical working group and finally push for the passage of these particular bills. Let me remind you guys na kahit na anong kaganda yung ating mga military hardware equipments, it is as good as the people behind them, yung mga tao nag-ooperate noon. So dapat high moral yung mga tauhan natin. And having said that, kasi may na-observe ako a couple of years ago, yung bang mga pupunta ka sa bahay ng mga general, ginagawang boy, yung mga sundalo, wag naman po. And I know